karaniwan na sa mga halaman na maging pangdekorasyon sa opisina at sa mga tahanan. Bukod pa sa mainam na pang-adorno at pampaganda sa iyong espasyo, ito ay nakakatulong para sa pagpapanatili ng daloy ng mainam na enerhiya sa ating bahay at para na din sa ating well-being. Like, share, and subscribe kung nagustuhan mo ang video na ito. Imposible kang magkaroon ng maayos na pamumuhay kung ang lugar na pinaglalagian mo ay napupuno ng negatibong enerhiya. At buti na lang talaga, may mga bagay na pwede talagang makatulong upang mabawasan at higit pa diyan ay maalis ang negatibong enerhiya sa tulong ng mga partikular na mga halamang ito. Ito ay ang mga halamang mainam sa loob at ang iba naman ay sa labas at harap ng iyong bahay para sa positibong chi. Number 1. Para sa magandang kapalaran sa kalusugan, pag-ibig at pera, ang Lucky Bamboo ang napakainam para diyan. Ang halamang ito ay kilalang humahatak ng positibong enerhiya at ganoon na nga din ang swerte. Para sa mga Asyano, ito ay pinaniniwala ang nagdadala talaga ng swerte sa loob ng libo-libong taon. Sa Pilipinas, ito ay mas kilala sa tawag na fortune plant. Ang halamang ito ay representasyon ng elemento ng kahoy, kaya ito ay mainam na ipwesto sa Southeast area para sa wealth luck. Napaka low maintenance din ito. Ang swerteng bilang ng stops nito ay odd at even numbers ang bilang, maliban lamang sa apat na stocks dahil ito ay malas. Number 2. Ang isa pang popular na halaman na kilalang humahatak ng positibong enerhiya, ang money plant. Ang napakagandang halaman nito ay kilala din sa tawag na golden photos, hunter's robe, ivy arum, silver vine, at taro vine. Ayon sa kilala nating feng shui, ang halamang ito ay kilalang naglalabas ng positibong enerhiya at umaakit ng swerte at magandang kapalaran. Kaya inirerekomenda din talaga na ilagay ito sa loob ng bahay, imbes na sa garden, sa labas. Sinasala ng halamang ito ang mga toxins sa hangin at pinapaganda nito ang oxygen inflow sa loob ng bahay. Kadalasan kasi, ang mga toxins sa hangin ay nanggagaling sa mga cleaning materials na meron tayo sa ating bahay at ang halamang ito ang sumasala sa mga iyan. Ang mga hugis buso na dahon nito ay kailangan lamang ng kaunting maintenance at napakadaling padamihin. Mainam ito na ipwesto sa mga pointed o matutulis na kanto. Sa posisyon na ito, ang anxiety at negative thoughts ay mababawasan at mawawala sa miyembro ng pamilya o kung sino man ang nakatira sa tahanan. Iwasan itong ilagay sa northeast, ganun na din sa north at east na pader sa loob ng bahay. Ang halaman na ito ay dapat na nakataas ang direksyon ng tubo para sa wealth at prosperity. Number 3. Sage. Ang herb na ito ay mayroong cleansing qualities at nagtataboy ng negative vibes. Ginagamit ito para mawala ang negative emotions gaya ng galit, pagkainis at pagkabahala o takot. Pinapaganda din nito ang magandang daloy ng positibong enerhiya sa loob ng iyong bahay at opisina. Ito nga ang kilalang gamit para sa smudging, isang ritual na kilala sa North America. Ito ay ang pag-iinsenso gamit ang sage para sa pagtaboy ng negatibong enerhiya. Kung ang smudging ay magagawa sa full moon, lalo na sa new moon, ito ay mas epektibo. Ang paglalagay ng sage sa bintana o sa pwesto ng bintana ay magdudulot ng positibong enerhiya sa loob ng bahay. Mabango kasi ito. Sa Pilipinas, ito ay ang halaman ng sambong at malalaki ang dahon nito. Kung gusto mo naman ang eksaktong sage na nakikita mo na may maliliit ang dahon, ito ay mabibili sa mga online shops na mayroon tayo.
Number 4, basil. Sa Pilipinas, ang basil na mayroon tayo ay ang halamang balanoy, kung tawagin sa Tagalog. Sa ibang kultura at bansa, ito ay tulsi o basil. Sa Budismo, ito ay sagradong halaman. Ito ay halamang gamot sa Ayurvedic medicine. Inaalis nito ang negatibong enerhiya sa hangin at pinapalitan naman ito ng positibong enerhiya. Ang pagkakaroon nito sa iyong bahay ay nagdudulot ng spiritual healing. Ito ay madalas na nasa harap ng bahay, sa labas. Nakakain din ang dahon ng halamang ito. Ito ay mainam na pampalasa sa mga vegetables too o bulanglang kung tawagin sa Tagalog. At mainam din itong gawing tsaa. Ito ay ilan sa bihirang halaman na nag-iimit ng malinis na oxygen at nag-filter ng toxins sa hangin sa loob lamang ng isang araw, sa loob ng 20 oras. Ito ay may powerful na antioxidant, antifungal, anti-inflammatory properties para sa ating katawan. Number 5, orchids. Ang orchids ay isa ding halaman na nasa paso na umaakit din ng positibong enerhiya. Hindi lamang nito pinapaganda ang daloy ng positive energy sa ating bahay, kundi pinapaganda din ito ang kapalaran ng kung sino mang nagmamay-ari nito. Ang mga sinaunang Griyego ay naniniwalang simbolismo ito ng fertility, kaya naman ito ay kanilang inireregalo sa mga bagong kasal. Hindi lamang maganda, kundi ito ay madali ding alagaan. Number 6, ang peace lily. At isa ding kaakit-akit na namumulaklak na halaman na napakainam sa ating espiritualidad, mentalidad at emotional, pati sa ating pisikal na aspeto. Inaalis nito ang mga harmful gases sa hangin na pwedeng pumasok sa ating katawan. Mainam ito sa loob ng bahay at silid tulugan para ikaw ay mas ma-relax at makatulog ng maayos. Number 7, ang rosemary ay nakakabuti ding halaman para sa iyong pisikal at mental. Ang halamang ito ay aid para sa mga harmful toxins na maaaring pumasok at manatili sa loob ng iyong bahay at opisina. Ito ay isang medicinal herb na ginagamit sa sinauna pang panahon. Ang bango nito ay amuyin para gumaan ang iyong pakiramdam kung nakakaranas ka ng fatigue at anxiety, at para na din sa maayos na memorya para sa insomnia at kawalan ng lakas at sigla ng katawan. Mainam ito na ipwesto sa harap ng bahay o balkonahe. Dapat ito ay laging naaarawan at huwag masyadong diligan. Mainam itong gawing tsaa para sa kalmadong katawan. Mainam na maglagay din ng mga sariwang dahon nito sa pouch at magsabit sa mga bintana o kahit saan sa loob ng bahay para sa swerte. Number 8, ang halaman ng jasmine ay halaman para sa katatagan ng relasyon ng isang mag-asawa. Ang bango nito ay nagdudulot ng positibong pag-iisip at kumpiyansa sa sarili. Ang masamyong amoy nito ay papalubagin ang iyong kalooban at nagdudulot ng kalmadong isipan. Maglagay ng isang paso nito sa bintana na nakaharap sa south. Kung ito naman ay nasa hardin sa labas, ito ay ipwesto sa northeast. Magpwesto o maglagay din ito sa silid tulugan. Number 9, ang halamang aloe vera ay bearer ng good luck at kapositibuhan sa marami. Ang enerhiya na inilalabas nito ay siyang nagtataboy ng negatibong enerhiya. Madali din itong alagaan at i-maintain. Pwede itong mabuhay sa indirect sunlight o artificial na liwanag. Kailangan lamang na hindi ito mababad sa tubig, kaya ang mga lupa dapat ng halamang ito ay may proper drainage. Mainam ito sa loob ng silid, sa daanan ng tao o koridor ng bahay o sa lugar kung
saan ikaw ay tumatanggap ng bisita para makapag-absorb ito ng negative energy mula sa labas ng bahay. Maglagay ng malaking aloe vera naman sa likod at gilid ng bahay para sa financial stability. Number 10. Ang chrysanthemum ay umaakit din ng positive vibrations habang itinataboy naman ito ang negatibong enerhiya. Malakas din itong mag-absorb ng toxin sa hangin, gaya na lamang ng gas na ammonia. Ang chrysanthemum ay ipwesto sa mga bintana at harap ng bahay para sa well-being at swerte. Marami din itong variety ng kulay, pumili ng babagay sa iyong bahay at para na din sa feng shui ng iyong bahay. Magtanim din ito sa iyong typical na hardin o kung meron kang loft garden. This is Irfidel Rosario. Thank you for watching.